Hello guys! Welcome to my YouTube channel. This is Harmy Angle Travel Channel. Kapag bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kapag nagustuhan yung aking video, please don't forget to like. At kapag meron kayong mga comments sa aking video, please don't forget to leave your comment down below. At saka kapag gusto niyo lagi kayong updated sa aking mga video, please don't forget to tap the notification bell below. Hello guys! Balitang showbiz tayo ngayon. My word! Magkasama kaya silang dalawa ngayong Christmas? Well, abangan natin yan mamaya. My word fans, ano kaya yung preparasyon na ginagawa nila ngayon na Christmas? Guys, sa headlines ko kanina kung magkasama ba yung Mayward ngayong Christmas, ang sagot doon is no. Kasi yung si Maymay at si Edward, 2 weeks sila na magiging LDR. Okay, si Edward, I think kasama yung family niya doon sa London, sa grandfather niya. Si Maymay naman kasama yung family niya doon sa Japan, sa mama niya at saka yung kapatid niya. Okay guys, pero sa ASAP, nakita nyo guys yung sweetness ng dalawa. Okay, so akala mo naman 1 year sila na LDR, 2 weeks lang naman eh. Ayun, sa bagay, one day nga lang hindi sila magkasama, talagang miss na miss na nila sa isa't isa, di ba? Talagang real talaga. Kaya talagang stick to my word lang ako kasi feel ko talaga yung reality nilang dalawa. At saka feel ko talaga na may forever sa kanilang dalawa. Okay guys, so, punta naman tayo sa my word fans. Ang tanong ko kanina, kamusta kaya yung ibang my word fans ngayon? Ano kaya ang celebration na ginagawa nila ngayon? So, ito guys, ilan sa mga Maywards na nasagap ko na ano sila, nag-party sila. Ito sila yung Mayward na kasi, di ba yung Mayward, merong Mayward Lion, Mayward Hong Kong, Mayward Singapore, Mayward, etc. Something like that, you know, di ba? Ito sila, ano sila, Mayward, independent sila, wala silang group name, bali independent sila. Kung baga, Mayward fan sila na, ano sila, independent sila. Kung anong kailangan, kung anong tulong na kailangan na para sa Mayward, natutulong sila. Kaya wala sila grupo. Out of the group sila. Kasi, siguro, medyo nagka-problema din sila sa grupo. Kasi dati may grupo sila. Yung medyo nagka-understanding. Alam niyo po yun. Kasi ganito yun guys eh. Explain ko sa inyo mabuti ha. Sa pagiging fans kasi, normal talaga. Meron tayong mga admin, merong mga sekretary, etc. etc. Ganun sa grupo. So, dapat guys, kapag may grupo kayo, kung sino yung pinaka-admin ng grupo, dapat, yung admin ng grupo, dapat, learn how to respect your members. Kasi, hindi maganda kasi sa admin. Okay, kasi, bilang admin kasi, dapat kasi, ikaw na admin, dapat respect your members para yung members mo, i-respect ka rin. So, halimbawa, kung yung admin at saka yung secretary, kung nag-usap kayo, and person, no, yung kayong dalawa lang, kung meron kayong, may pinag-usapan kayo na yung privado, dapat, wag nyo nang pagsabi sa kung kani-kanino. Dapat kung ano ang private na problema nyo o usapan nyo, dapat wag nang ipaalam dun sa lahat para hindi magkakagulo. Kung ano mang problema, pag-usapan nyo dalawa. Wag nang ipagkakalat dun. Kasi minsan dyan nagsisimula yung misunderstanding or nagkakagulo kayo. Kaya yung grupo nyo na binuo, magkawatak-watak siya dahil sa isang bagay na sinisira ng isang tao, yung respect. Kasi once ang respect, ay masira yon. Wala na. Yung grupo nyo is wala. What's up? Diba? Kaya dapat, bilang nakakataas sa grupo, dapat respect. It's the most important. Respetuhin ang isa't isa. Huwag dapat bububububu. Alam nyo guys, ibig sabihin? Kasi, syempre, mapapahiya yung isa. Dahil, syempre, nag-usap kayo ng private, tapos, yung pinag-usapan nyo, sinabi mo dun sa mga ka-members mo, na iba, na dapat isolve nyo na lang dalawa mismo yung problema. Hindi na dapat yung pagsabi ka sa ibang members. Para yung isa, hindi naman mapapahiya, di ba? Kasi pareho na naman kayo minsan na kailangan, something like that, di ba? Kaya dapat huwag ganun. So, learned. Dapat huwag mataas yung pride. Dapat level lang yung pride. Di ba? Para maganda.
Pero anyway, believe din ako sa my word fans. Kahit nagka, minsan, alam mo, normal lang yun, parang magkakapatid lang din yun, di ba? Yung magkapatid nga, nag-away nga, di ba? So, yung may word fans pa kaya. Pero dyan talaga ako believe sa mga may word fans. Kasi minsan, para sa mga aso pusa, nag-away-away, nagka-misunderstanding, di ba? Yun, kahit na parang aso pusa yung mga may word fans, makikita mo minsan sa Twitter, yung nag-away sila. Tapos, pag oras na butuhan or halimbawa ang Mayward may concern or etc etc kung anong mga project ng Mayward na kailangan pagtulungan, alam mo guys, yung mga Mayward fans nag-unite sila ulit, nag-ano sila ulit, yung nagtutulungan ulit sila, alam nyo yun. Tapos maya maya away na naman, tapos maya maya balik na naman, alam nyo yun. Kaya dito talaga ako bilib sa Mayward eh. Dati naging fans din ako ng Kimerald. Pero never happened ito sa Kimerald. Sa Mayward talaga bilib ako. Ang tibay, ang sulit. As in, kahit na nagkakaroon ng misunderstanding, kapag ano na, kapag kailangan ng Mayward ang ano, ang support, balik ulit, support ulit. Kahit yung iba, pumunta na sa kabilang grupo, sa ibang love team, pero bumabalik pa rin sa Mayward. Yun, nakapagtataka, ano kaya meron sa Mayward, no? Parang may magic sila. Kasi, parang hindi sila, hindi mo kayang iwanan sila ba? Parang ganun. Kasi nga, alam ko na kung anong magic ng Mayward. Kasi nga, ano sila, yung reality nila is the best. At saka yung lakas nila kay God. At saka yung God ay talagang nasa center nila. Kaya yun, alam ko, kaya yun ang magic ng Mayward. Okay? So, yun nga guys. Believe ako sa mga Mayward kasi kahit ako, isa na ako dyan sa mga Mayward fans. I feel how the Mayward fans' heart is. Minsan magtatampo ka, pero hindi mo matiis na iwanan yung Mayward. Kasi as in talagang sobrang napamahal sila sa'yo. I don't know. Kahit ako, nagmahal ako ng mga artista noon. Pero hindi siya katulad sa Mayward na as in talagang parang bubblegum na dumidikit sa heart. Parang ganun. O, diba? So, yun guys. At saka sa Mayward lang ako natuto na lumalaban ako sa mga bashers. Okay, so yun lang guys. Kaya ayun, tingnan natin yung mga picture ng mga Mayward fans na nag-celebrate ngayon ng Christmas party nila. Ayan, yung celebration nila is para sa Mayward. It shows that they are solid sa Mayward. Ganyan sila ka mapagmahal na mga fans. Kahit na dumaan man sila sa mga misunderstanding, pero yung support nila as in talagang very strong. Very, very solid yung ano nila, yung support nila sa Mayward. Kaya Mayward, napaka very, very blessed nyo. Kasi Mayward fans, sila lang yung mga fans na nakita ko na as in bunga, laging may pa-party. Alam mo yun, yayamanin talaga yung mga Mayward fans. I salute talaga sa mga Mayward fans. Okay guys, kasi napaka-swerte talaga ng Mayward sa fans nila. At saka, ganun din yung mga fans. Swerte din yung mga fans sa Mayward. Kasi, ang Mayward is napaka-reality nila. At saka, napaka-pure, napaka-natural. Alam nyo yun. Kaya sila sobrang minamahal talaga ng mga fans. Pinagtatanggol ng mga fans. At saka, nakakatuwa talaga yung mga fans ng Mayward. Dahil very sporty sila. At saka, very amazing. Unique. At saka, mababait sila guys. Pero kapag binabash mo yung, pag may nagbabash na Mayward, as in talaga makikita mo rin yung pagiging tiger nila. Pero kapag mayroong mga kaibigan yung Mayward, yung nagiging mabait sa Mayward, as in talagang sobra sila sobrang respect nila sa mga tao na nasa paligid ng Mayward. Kaya ganoon talaga yung mga Mayward fans. As in, sobra sila magmahal at sobra din sila kapag magalit. As in, makikita mo para sila mga tiger. Tiger nga ba? Okay, so, ganyan guys. Hanggang dito na lang. At saka sana lagi natin supportan yung Mayward. Don't forget to support the Mayward. Always. At saka ito pa pala, nakalimutan ko. Si Maymay Intrata. Yung sa ASAP, yung nadula siya, nung sabi niya na itong Christmas, dapat giving love. So sabi naman ni Edward Barber, asan yun sa akin? Tapos sabi naman ni Maymay Intrata, naibigay ko na. So, confirm! Confirm guys, na sinagot na ni Maymay Intrata si Edward Barber. Oh my gosh. Party-party tayo today. Party-party! Okay, so confirmed, sinagot na ni Maymay Intrata si Edward Barber. Oh my gosh. Pero sa bagay, kahit na hindi naman yung sinabi ni Maymay, nababasa ko naman yung sa ano eh, nabasa naman ng mga fans sa kanilang dalawa na talagang
Matagal na sinagot ni Mamay Entrada si Edward. But I think, nung birthday ni Edward, siguro, doon siguro sinagot ni Mamay si Edward Barber. Naniniwala ba kayo, guys? I think so. So, sino dito naniniwala na sinagot na ni Mamay Entrada si Edward nung birthday ni Edward? Yun ang pinaka the biggest gift na natanggap ni Edward kay Mamay Entrada, yung oo ni Mamay. Sino naniniwala dito, guys? Please comment down below kung naniniwala ka. Naniniwala ka ba na sinagot ni Mamay Entrada si Edward Barber nung birthday ni Edward? Yes or no? Yes or no lang, guys. Answer my question in the comment section. Okay, guys. Hanggang dito na lang muna, guys. Hanggang sa susunod na video. Stay tuned here in Harmy & Co Travel Channel para lagi po kayong ma-update sa Mayward fans. Okay? So, it's time to say bye-bye. Bye-bye. Have a nice day, guys. See you on my next video.